Ito naman po, yung sa kaso naman po ni Senator Saba. Senator De Lima, ayan po. Sinasabi nga daw po na si Vitaliano Aguirre daw po, ano? Aguirre denies. O yan, pinapasinungalingan po o sinasabi na hindi totoo ni Vitaliano Aguirre. Denies coercing Ragos to testify against De Lima. Sinabi niya na ikot ko daw siya para mag-testify against kay ex-senator Leila De Lima. Wala pong katotohanan yan. I was genuinely surprised at the statement of Mr. Ragos that I coerced him to execute affidavit involving Senator De Lima. It is farthest from the truth. Oh, I was never involved in any efforts to coerce him as there was none whatsoever. Ayan na po, no? Tapos ang mga taga Pinklawan, ipinapalabas po nila na, oh, bakit hindi hanggang ngayon nakakulong pa si Senator De Lima? Bakit hanggang ngayon hindi pa din pinapalabas samantalang wala namang kasalanan yan? Eh, iuulit po natin sa kanila at ipapaintindi po nila natin sa kanila na ang kaso po na kinasasangkutan ng dating senador na si Senator De Lima ay related po sa droga na wala pong piyansa. Imposible, hindi po makakapagpiyansa. So ngayon po mga kababayan, ang tagal pong nilitis niyan, ano? Ang tagal pong binasa niyan, ang tagal pinag-aaralan. Yung mga tumestigo, kagaya niya lang po niyang sila Ragos. Ang dami din pong tao na nakapaligid doon na nakumbinsin niya. 'Di ba? Nakumbinsin nila na ito nga pong si Senator De Lima eh kumbaga ano tawag dito? Kasangkot. Tapos ngayon, biglang Junel. Tapos ngayon, biglang babawi, bubwelta. Bakit kaya? Ano po? So ngayon, napakahirap na po niyan, yung nung ganyan. Kasi talagang, nung panahon na ikaw ay nagsasalita, binigay sa iyo lahat ng oras para ipaliwanag mo. Tapos, nakonbinsin mo. Tapos, sasabihin mo ngayon, pinilit lang ako ni Aguirre. Oh. Pinilit lang ako ni Aguirre. Kaya ako nasabi yung mga yon. Parang napakahirap po, ano? Kung iisipin mo, mga kababayan, na paano ka kaya aarte? Paano ka kaya aarte nung time na yon na maging parang normal lang? Eh, halos silang lahat doon, pangisi-ngisi, lalo na po nung part na ni Junel. Oh, nagtatawanan talaga sila eh. Talagang makikita mo sa itsura nila na talagang, kumbaga, yung sinasabi nila is confident silang sabihin. Ano po? Dahil katotohanan. Tapos biglang bubwelta ngayon. Ayun ang tanong po mga kababayan. Bakit biglang bumubwelta at biglang pinilit naman ni Vitaliano Aguirre? Si Ragos. Yun po ang katanungan. Eh, para sa akin po, naku, masarap po talaga ang saba. Junel! Yan na lang po ang masasabi natin diyan sa kaso na yan. Sabi ni Sonia Darnayla, sometimes some Filipinos are so insensitive and feeling authority. Dapat nga si De Lima, ay wag naman po. Dapat nga si De Lima, sinasalvage siya lang yan eh. Ex-Senator De Lima, a.k.a. Saba Queen, Diyos ko kaya. Hindi nyo makalimutan si Junel, hindi nyo makalimutan si Saba. Oh, ha?